up? This is Ton of Video. You are tuning in to Conclaved, a podcast with creatives, for creatives, and by creatives. And for today's episode, man behind the brand, makakausap natin ang owner and founder of the brand called Threedown. He's also a director. Nonetheless, Ken Yamaguchi. Kamusta naman, sir? Ayun, basically ngayon sa Threedown, focused kami sa upcoming release. Okay. So, hopefully, before mag-end yung July, ma-release na namin tong second collection. Nice. Ito yung sinushoot nyo ngayon, no? Yun mismo. And at the same time, nagluluto kami ng video para isabay dun sa release ng collection. Okay. Ito video ni Eli, tama ba? Hindi, iba pa to. Yung kay Eli, hindi related sa Threedown whatsoever yun. Okay. Ito yung si Laroy, no? Tama ba? Yung nandun? Yung kay Laroy, iba rin eh. I mean, yun yung kay Eli pati Roy sa music side. Pero yung sa Threedown na niluluto. Yung sa Threedown naman na niluluto namin, ano siya eh? Skate film. Nice. So, lagi kami ng onting, sabihin natin kwento. Onting kwento lang. Nice, mukhang kaabang-abang tamang, yan ah. Tamang ibang feel lang din sa mga sinushoot. Kasi tuloy-tuloy din ako mag-shoot ng skate eh. Ng skate heavy lahat eh. So, yun. Tamang eksperimento lang din sa mga gano'n ng klaseng visuals. Tapos, yun. Sana gumana. Yan, abangan namin yan for sure. Tsaka ng mga sumusuporto din. Nakwento mo nga, si Threedown is heavily influenced by skateboarding culture per se. One of its major influences nga si skateboarding. And syempre, yung ano rin, yung kasama dun, part dun is yung pag-BBMX din mo, no, as a creator of this brand, sobrang laking influences ng ano, ng mga subcultures na to. Plus syempre, hindi natin makakaila yung ano, yung music din na ginagalawan. So, prior to this, ano, doing the brand. So, paano siya nag-start? At saka, sir, bakit pala Threedown? Ayun, so unahin ko muna yung unang question na nag-start out talaga yung vlog na yun, yung idea kasi. Nakita ko kasi yung vlog dati ni Ogie, ni Octo. So, kung kailangan niya si Ogie Fontanilla, okay din. Graffiti artist. Tapos nung mga panahon na yun, early 2011, syempre ako, may ano na yun eh, may scene na yung Vlogspot na yun eh. Kumbaga ako, baguhan lang din ako dun sa Vlogspot na ano, na avenue for vlogging. Parang, yun yung una ko nakita ng vlog, yung kay Ogie. Tapos parang, wala, straight up, puro photos lang, walang words. Tapos, yun. Na dun ako na-inspire para itayo nga yung vlog. Tapos, nagkataon lang na may nangyayaring Threedown sa side. So, dun yun yung pinangalan ko sa vlog, yung Threedown. Saan pala galing yung Threedown na pangalan? Nung time na yun, nung fourth year high school, yun, heavily into, ano na ako eh, into BMX, ganun, into skate. Yung mga ganun shit ba. Tapos, syempre, kasama na dun nga yung music and hip-hop. Kaya siya naging Threedown. Kumbaga, yung mga tatlong bagay na, yung tatlong bagay na trip ko, pinagsama-sama ko lahat. Naman yung news nang gagaling sa West, sabihin na natin, mga releases. Yun most of the time, nung una, yun yung most content na nilalabas ko dun. Pero like, nag-evolve din siya eh. Parang, sabihin natin, noong 2012, local, ano na,
happenings na dito sa kung niya sa Manila, ganun. Oo, tapos parang yun, tamang kuwala ng photos ng opening sa gallery, ganun. Tapos may pag-meet up din sa mga tropa sa graffiti side, ganun. Tapos yun, basically doon na siya nag-evolve. Tapos nagkaroon din ng segment yung vlog na parang nag-i-interview din ako ng mga local acts, ganun, mga local producers, ganun, local na, yung mga, sabihin natin noong time na yun, yung mga OG talaga na graffiti writers, ganun, pinakuhaan ako ng interview, ganun, pero lahat yun through email lang. Wow. Sasend lang sila ng photos, tas sasend lang din ako ng questions, yung basic shit dati. So, okay. Yun, doon siya nag-evolve. Tas after nun, 2012, kasi noong time na yun, naglalabas na ako ng sticker, nagpiprint na ako ng sariling stickers, ganun. Tapos parang, ayun niya, may nakakita ng sticker ko na yung Disobey, yung unang design ng t-shirt. Tapos, ayun niya, nag-approach siya na bakit hindi natin gawing shirts to, tapos ibenta natin. At syempre, noong time na yun, puta, first year college, bata-bata, tangin na walang alam, ganun. Diba? So, syempre, ako do it. Parang to the point na sinabi ko nga kahit wala akong kitain sa una eh. Oo. Sabi ko, sige, okay lang. Basta malabas lang natin yung damit. Masaya na ako. Okay. Kasi yun, doon na nag-start yung merchandise. Mga 2012, ganun. So, nag-start siya, kumbaga rantro lang natin ulit, nag-start siya parang, tama ba? 2000, nag-start ka 2011 parang vlog, tama ba? Sorry, yung vlog ko. Yung vlog 2011, mga ganun. Oo. Tama, pero yung idea nung Threedown, ano pa yun, 2008, yun. 2008, di ba? Oo, yung idea. Pero yung vlog, parang 2011 na. Okay. Okay, so kumbaga, ano siya? 2012 yung merch game mo. So kumbaga, it's a process din na, syempre, from personal experience din. Kasama nung mga ginagalawan mong ano, kumbaga komunidad, no? And then ano yung naging nakita ko kasi nag-shoot nagpo-photography ka na rin way back noon, no? Nag-upload ka rin ng mga photos. Tapos nakita ko rin si yung kapatid mo rin eh, si Ate Erica yata, yun tama. Yun. Parang kasama rin siya dun sa ano, may influence din siya dun sa pagpo-photos. Heavy, sobrang heavy influence ng mga, yung dalawa ko ate. Okay. Kasi yung kami, I mean, dito naman sa bahay, I mean, tight naman kami lahat eh, kaya tag-away. Kumbaga, yung interests namin, as in, parang back to back, ganun. Kunwari, yung ate ko nga, si Igay, sa photos. Tapos ako naman, nalihis sa pag-video. Tapos yung isa namin, kapatid, si Aiga, siya naman parang si graphic design side. Nice. So parang ganun, medyo parang magkakapatid na creative in a way. So yun, pare, may mga projects ako na kailangan ko ng malupit na photographer. Yun, para syempre, malapit na hindi na hassle kausapin yung ate ko na kadalasan kinukuha mo. Nice. So yun, yeah, mostly pala yung lookbooks na lumalabas sa Threedown. Siguro 80% of it siya nag-shoot ng photos. Para lang keep it in the family, ganun. Galing. And ano, speaking of ano rin, lookbook, one memorable lookbook na nakita ko from your end is yung I think, hindi ko sure, correct me if I'm wrong, parang yung film, tapos parang nasa tabing ilog yata kayo, then alam mo yon, si I don't know kung kasama si, tama ba ko, si Lamar Tofu, si Lamar, ayun, I mean, naalala ko na. Gets, di ba? Parang, ano yun? Kamusta yung, paano nyo ginawa yun? Ano yun eh? Sorry. Yun yung parang last day ng ano namin, shoot. Parang, ano yun eh? Kelomar yun eh, yung lugar na yun. Sa Batangas. Tapos parang, ano siya eh? Parang, last, kasi parang may project kami yung tinitira nun. Yung last try na video. Tapos, parang yun na yung parang last 4 days of shooting. Kasi magre-release na siya eh. So, last 4 days of shooting. Tapos yun, doon kami napadbad gila, ano, from Manila to Batangas, naghanap lang kami ng spots, ganun. Wild. So, pangalan niya yung Last Try, tama ba? Oo, Last Try. Galing. Iconic din yun, naalala ko yun. Solid. Salamat. Solid dream. Tama lang. Oo, kasi mga, halos lahat kasi ng awards talaga, mga ano eh, skater or mga nang-skate talaga eh. Mismo. So, kumbaga, kasi ako,
from a filmer side, kaya naisip nga yung title na yun. Kasi sa akin lagi binabato yun. Kasi syempre, nag-shoot yun, tapos hindi nila makuha entry. Last try. Last try para makuha, ma-perfect yung kuha. Yun nga. So, kasi yun naman eh, I mean, sa lahat naman ng projects na ginagawa namin, kasi yun nga, knowing us sa Threedown, yun nga, medyo content heavy kami. Naglalabas kami lagi ng mga mini videos, yun. And at the same time, nagtatarget din kami ng mga full-length videos, yun. Kaya, yun nga, yung parang, medyo nawala ako. Pero yun nga, anyway, na yung videos, doon lang din nabubuhay. Doon lang din nabubuhay yung brand. In a way na parang, kahit hindi kami makapag-release agad or up to par na parang per season, kahit two seasons lang dito, or yun nga, per quarterly na release. Kumbaga, kasi kami sa merch, ano lang naman eh. Kumbaga, business nga, and at the same time, yung pag-produce nga ng content, may pera din na lumalabas. Gets. Kaya I mean, sa merch side, hindi naman din namin minamadali. Kasi syempre, andyan na lahat eh. Andyan na naglalabas lahat. Syempre, me personally, kasi ako nagde-design lahat. I mean, talagang, hindi naman sa pinag-iisipan, pero syempre, parang pag gumawa ka nga ng design. Mismo. Para sa akin, hindi lang basta-basta eh. Kumbaga, kailangan may context, ganun, or kahit man walang context, kahit joke, diba, na-design, okay na yun, pero effective pa rin. Sa akin kasi, ang dami kong parang anxiety tungkol dun eh. Kumbaga, hindi ko sure kung maganda ba ito ilabas, kung bibenta ba ito, yung mga ganun na tanong ba. Kaya medyo natatagalan din. Oo. Pero syempre, then, apart from it. Ay, sorry. Go. Sige, go. Apart from it. So, apart from it nga, parang madugong proseso nga ang, yun na, ang clothing. I mean, alam mo naman din siguro yun. So, totoo. Oo. Hindi naman sa ano, pero yun nga, parang ang dami ko rin, lalo na dito sa Streetwear, kung pag-uusapan, parang ang dami ko ng galamay na, I mean, ang dami ko ng ginagawa, kumbaga, from making the designs, getting it into production, marketing it, tapos yun nga, shoot, video, edit, Feel you. Events. Tapos, syempre, alagaan mo pa yung mga skater mo. Hindi naman din pwede sila mawalan. Eh. Parang ganun. So, ako, hindi naman ako nagko-complain. Eh. Kumbaga, sa nakikita lang din kasi ng tao, iniisip din nila, syempre, sa videos na nilalabas namin, ano lang, parang chilero lang. Oo, yun mismo. Pero syempre, like, lahat naman yun, parang one layer lang eh. Diba? Kaya mabilis din siya kumonek sa ibang tao eh. Kasi one layer lang siya eh. Pero behind that layer, parang, syempre, yung mga kailangan gumalaw para gumalaw yung layer na yun. So, syempre, yung budget, yun. Yeah, yun lang naman. I mean, madali nga magtayo nga ng business ngayon ng merch. Dami na ngayon. Ibiro yun. Oo, kaya nga. Ako, sabihin nga natin, past that point na ako na in-hate ko yun. Pero parang, wala yun, nandiyan eh. Diba? Wala naman na tayo magagawa eh. Kumbaga, wala naman din ako may advice kasi ako natututo pa rin ako parang ganun. So like, yun, kung trip nyo, ituloy nyo. Panindigan nyo na lang. Totoo. Actually, yun nga, ano, based dun sa sinabi mo nga rin, una dun sa pag-film, I understand kasi yung skate videos nyo rin, no? Dun din sa mga kilala kong mga nag-skate din. Kumbaga, it's not, ano eh, it's not like parang yung mga promotional vid or commercial vid na kuha ka lang ng skater shoot nyo one time. I understand yung sa inyo kasi it's more of a story na ginagawa nyo. Plus, it's not one take. You have to parang perfect a certain trick na pinag-aaralan din ng skater for such a long time. Plus, alam ko kino-compile nyo rin siya eh, at different location. Kung ito, sakto ba yung ramp na to or itong location na to. Diba, parang ganun 'yun. Leading to my ano, to my statement na parang ginawa niyo rin dun sa recent project niyo with an international skate brand din, no? Parang kinompile niyo rin siya and for Threedown per se, inipon niyo rin siya, no, para mabuo yung isang layer nga na sinasabi mo na akala nila ganun lang pero hindi nila alam. It's, oh, man, lalo na sa project na 'yon. Talaga. Yung sa project na 'yon, men. Grabe yun. Oh, yung sa DC in Mindanao eh. Yung sa DC ba yung sinasabi mo? Oo, DC mismo. Grabe yun. Kumbaga, first, ano yun eh, in a way na parang first
international, hindi mo international, pero first like major skate company na, I mean, nagpagawa ng skate video. I mean, para sa akin, I mean, hindi naman maliit na bagay yun as a skate filmer. Parang, swerte. Swerte na madali kausap yung DC. Swerte na sumusuporta talaga sila sa skate community. Kaya sa akin, swerte ako na sakto ako lang yung napili. Ganun. Kaya hindi rin pwedeng hindi masama yung ibang tropa. Parang, syempre, may mas nauna rin sa akin. So, in a way na parang, as respect rin na parang, hindi ko pwede ako into lahat ng project na ito. Kailangan ko isama si Pusa, ganun. Si Pusa nga, tsaka si kasi para sa akin, SJD. Kahit na, sabi natin 28 na ako, pero like, nasa may learning curve pa rin eh. So, kasi madami pa akong bagay na hindi alam rin eh, as a filmer. So yun, magandang exposure yun para sa mga local talents din sa iba't ibang lugar ng probinsya, ganun. Ng Pilipinas, ganun. Kaya, wild yung trip na yun, man. Saya. Nice, nice. Pero yung, shoutout sa DC. Shoutout sa DC. And then, yung mga skaters nun, kay DC galing or meron din sa inyo? Tama ba? Sorry ah. Oh, meron. Actually, yun. Meron akong ano, skater from Threedown na rider din ng DC. Nice. Na sobrang tagal ng, sobrang tagal na rider ng DC. Like, almost 10 years na yata na rider ng DC. Wow, solid. Si, ano, Marvin Basinal. Marvin. So yun, syempre, ako dati, I mean, coming up na parang, ako naman eh, kasi I grew up sa, lumaki ako sa BMX scene eh. Pero, syempre, at the same time, yung BMX kasi pati skate, medyo coherent siya eh. Magkakambal niya. Kung may makita ang BMX riders, most likely may skaters eh. Parang ganun. So, yun, sila pa rin yung mga nililook up, yun eh, nililook up ko ganun. Tapos parang, we just had to bring them in, di ba? Parang yun, as respect nga. Mismo. Ano, kumbaga, ano eh, nakikita ko kasi, one of the, ano ka rin eh, kumbaga, well-versed and busy, ano, busy individual din. Aside from dito sa owning or managing a brand, syempre creative process, sabi mo nga kasama doon, marketing and everything, you have to put it out there. Plus, kasama din yung support mo nga with the skate scene, BMX. We all know that you've been pretty known din. Nakilala ka rin, sir, sa paggawa ng mga effective na music video way back then. Pwede natin i-touch lang ng konti. Kasi ano eh, prominent din yung mga na-shoot mo. Top of my mind, si Ron Henley, LDP. Ako, introduction, kumbaga parang nahikayat din ako to listen to local hip-hop back then kasi medyo banda nga ako. Through LDP, Ron Henley, with those circle na hip-hop way back then. So, pwede mo kaming kwentuhan ng konti yung experience mo dun sa paggawa ng mga ganun, music video. Like yun nga, yung kala Ron Henley, Platito, tsaka yung parang nasa forest, sobrang solid din yung concept din. Thanks. Thank you. Bale, para sa akin kasi, like, kaya ako lang din naman ako yung mga projects na yun. Kasi, parang, same, ano yun? Anong, kasi sabihin niya, parang, circle? Hindi, parang, yung tamang timing, tas tamang lugar. Oo. Right, parang, right, Right place and right time. Tama. So yun, parang ganun, sumakto na parang nag-start out niya ako mag-film ng skate. So syempre, nung panahon na yun, ano, medyo hayak pa ako eh. Parang, syempre, lahat ng pwede ko kuhanan, kukuhanan ko. So yun nga, at the same time, yung business partner kung anong time na yun, on the way to managing, yun nga, sila Ron, sila Abra, sila Looney. So, way before Artifice pa to ah. Ah, hindi pa artificial yung tawag. Okay. Wala pa talaga. Sin, pausbong pa lang i-Threedown, ganun. So, doon ako nalihis with my first video nga with, yun nga, si RJ, yung Puyat. RJT, Puyat. Okay, yun yung naging foot in ko sa music video game. Tapos yun, gago, yung mga gamit ko nga doon, skateboard din yung pinanggaano ko doon eh. Ginagamit. Ang pag nagano ka. Parang ginagamit yung slider, yung skateboard, tol. Slider, so, ako nga. So, I mean,
hindi ko naman din talaga inaral to eh. Pero dati, nung college, gusto ko sana. Mm-hmm. Parang pala akong transfer sa film yun eh. Mm-hmm. Industrial design yung napag-enroll lang ko. Okay, okay. So, parang 4 years na ako in industrial design. Mm-hmm. So, parang, trinay ko mag-shift. Tapos nung sinabi sa akin ng academic advisor na like, tapusin ko na lang daw yung course. Pero syempre ako, mm-hmm. gusto ko nga matuto ng film. Hindi nila pinirmahan. Why? Hindi ko lang bakit. Grabe. Diba? So, after nun, medyo nawala na ako ng gana. Na parang, uh-huh. Okay. Trip ko naman yung idea, industrial design. Mm-hmm. Pero yun nga, late ko nalaman na parang doon ako kikita sa film side. Mm-hmm. Kasi madaming backstory yun, tol. Hindi nga ako nakapag-graduate. Yun lang naman din. Under, pero yung last trip doon, parang may isa akong course sa college na parang kwento ko lang. Kasi connected siya go, man! Sa film shit ko. Pero parang yung isang prof ko doon, basic video yung title nung class. Okay. So, nung time na to, nagsushoot na ako nung time na to. Mm. So, parang wala lang. I mean, di naman sa pag-aano, pero parang di ko siya pinapasukan. Parang 3 times ko yung class. Inam. Pero, pumapasok ako first few days. Tapos after, parang, ewan ko kung ano nangyari, bullshit. Basta, tapos yun, hanggat sa hindi na ako nakapagtapos nga ng school. Kasi okay. Puro, tagtad na sa trabaho. Ganun, tsaka sa Threedown sa business. Tapos, okay. Parang last year, parang nag-message sa akin yung prof ko dati doon sa klaseng binagsakan ko. Tapos, wala lang. After, kinuha niya ako para mag-shoot doon sa isang cinemalayan na film. Uy, wild! Takin na, under sa kanya. Okay din. Kaya parang, okay, parang weird. Pero, yun eh. So, solid. Siguro na sayang. Sana nga nakapag-transfer ako ng course. Pero, wala. Pero ano naman, I think ano rin eh, 'di ba? Kumbaga sa tingin mo rin yung course mo before na ID, malaki rin naman yung natulong sa kung ano man yung narating mo ngayon, 'di ba? Yes. Oo naman. Kasi syempre like may relationships din ako na build doon through manufacturing, lalo na sa 3D printing na side. Oo. Tapos parang and at the same time, yung mga relationships din na build na mga graphic designers, yun ang mga tropa. Mm. Yeah, okay din. I mean, nag-enjoy naman ako sa college eh. Kumbaga, siguro pumasok lang talaga yung kasabihan na matatanda na parang once na makapag-trabaho at nakapag-sweldo ka na habang nag-aaral. Siyempre, may iba na yung perspective mo yun. Parang gano'n. Mismo. I mean, sa akin, gano'n. For sure, sa iba rin. Mismo. Yun naman. Oh, tsaka at the end of the day naman, ano eh, di ba? Kumbaga, I mean, you are not being measured kung nakagraduate ka ba or saan ka nag-graduate. Before, parang yun kasi yung ano eh, mentality talaga ng parents natin. We respect our parents or sa mga sinuuna. Di ba? Pero, a day goes by, sorry. Go. Pero yun niya, I mean, syempre, ngayon, okay. Hindi naman okay, pero surviving, di ba? Yeah, hindi ko naman pinangarap na hindi makapagtapos eh. Kumbaga, if I had the chance talaga to do it again, di ba? Why not? Yeah. Siyempre, like what you said, it's for them. Correct. Most, diba? Kasi kaya naman natin humasil eh. Ganun, eh. Pero, Siyempre, yun yung hustle nila para sa atin. Eh. Kaya siyempre, mahirap din para sa atin tanggapin yung time na yun. Oo. Pero yun yun, nangibabaw pa rin yung worth. Kaya paano, araw-araw pa rin bumabawi. Ano yun? Papakita lang na may ginagawa araw-araw. Ganun. Na hindi lang siyempre nakatambay. Yun yung ano, kumbaga, that's an important thing din talaga na at the end of the day, kumbaga, we have to, kumbaga, keep going to survive din talaga, di ba? Kumbaga, lahat naman eh, kumbaga, regardless, lalo na ngayon, di ba? Itong pandemic talaga, trying times talaga, alam mo yan, ako nag, kumbaga sa story mo, nagko-comment din ako, kumbaga. Lahat talaga apektado. So, with the current state din ng namamahala sa atin, minsan nalilito na rin tayo kung ano na ba talaga yung direction. At the end of the day, kumbaga kailangan natin maging, alam mo yun, resilient lang din sa lahat ng bagay. Hindi naman parang to come off as fucking selfish, pero ano na lang eh. Kumbaga,
ito na yung oras para makapag-focus sa sarili mo eh. Kasi nga, nakapost lahat eh. Kumbaga, mismo, mismo. Di naman masama na isipin mo muna yung sarili mo or like, tingnan kung ano na nangyayari sa sarili mo. Ganun. Mm-hmm. Kasi, iintay mo pa ba maging green light lahat at tumatakbo na ulit lahat para lang gumalaw ulit? Parang, yun lang. Kaya parang, as much as possible, lalo nga itong lockdown yun sa nangyayari. Talagang, kami, kami nila Ilay, ganun. And in-incorporate ko rin sa team, sa skaters na parang guwapa rin tayo ng chance, guwapa rin tayo ng mga galaw. Kasi habang kaya pa, di ba? Why not? Pero triple ingat pa rin. Mismo. Kasi at least, di ba, kahit papano, sabihin nga natin GCQ, may COVID pa rin. Pero compared, like, a month ago, puta, sobrang lockdown lahat, di ka talaga makagalaw, di ba? Oo. So yung time na yun, nagplano kami, as in, kahit sa brand, nagplano kami kung anong gagawin pag may chance na lumabas ulit. Mm-hmm. Yeah. Doon na nag-start yung videos kay Ilay, ganun. Plus yung videos ngayon sa collection, sa Threedown. Okay. Pero triple ingat pa rin naman kami. Tama. And then, ano nga, no? Aside from yung current na ginagawa nyo nga rin with Ilay, before na-mention mo na rin na you are managing Ilay na rin, kumbaga as RT, syempre, as a friend din, kumbaga. Yes. Kasi very promising si Ilay rin, no? Even one of the established artists na rin, si RJT, nakatrabaho nyo na rin, nakatrabaho niya. Nakitaan din siya ng potential. Gusto ko lang i-touch na konti yung dun sa ano, sa nagawan yung parang music video, yung collab nila ni Ilay. Very quick na kwento lang yung kung paano na nangyari yun with RJ din pala. So yun, nagkaroon sila ng track habang nire-record dito sa amin. Tapos parang ako talaga nag-push ng visuals na yun eh, para sa video. Kasi akin, parang full circle track yun eh. Kumbaga, nung bata pala si Ilay, nakikita nun ni RJ. And parang yun niya, hindi naman coming of age. Pero coming of age ni Ilay sa career niya, magbo-boom na siya, parang ganun. Hmm. So, wala lang. Full circle nga lang na nagkaroon sila ng project. Kaya ako yung nag-push na, hindi, kailangan natin gawin ng video to. Kahit pa paano. So yun, sinoot lang sa quarantine, sila nag-shoot nun, tapos ako nag-edit. Tapos yun, nilabas na namin. Kumbaga sarili nila yun, turn ni Ilay, turn ni RJ din, no? RJ, tapos lahat yun, phone lang. Ang galing, Wild. Ang galing ng... Yun yung lockdown. Dinirect mo na lang din sila sa ano, sa gagawin nila. Sa position, sa position ng cam, kung anong elements or kung anong post na ipapakita nila. Tapos yun, sila na mostly bahala. Nice. And then, ano, eto nga, yung current, kumbaga yung paparating mo na ginagawa for Threedown. Pwede mo kami bigyan ng konting background lang ulit tungkol dun sa pwedeng mangyari or mangyayari about this coming collection. Ayun. So, yung sa collection, next collection, since nag-drop na kami ng trailer for it or ng teaser, yun, yung title kasi ng collection. Actually, parang two titles eh. So, okay. Nice. Yung mismong clothes pag-uusapan, ano siya eh, kumbaga, naisip ko lang parang undergrad collection. Kasi mostly parang ano siya eh, college-inspired, varsity shit-inspired. So ano, tamang ano lang, cozy shit, tamang jersey, shorts, tapos, to try, basta, abangan niyo na lang. Abangan namin yan, abangan ng mga... Luluto na siya, lalabas na soon. Ah, yes, hopefully right. Before mag-end July. So nice. Yun, tapos, yung isang title, yung title naman ng video is yung Asa ng Diyos. Yun yung title nung video na i-release. So wala, mag-incorporate na naman kami dun sa video ng onting narrative for it. Just try nice. To, parang ano lang, mailabas lang yung creative bullshit sa utak. Galing. Ayan yung ano, siguro, masasabi ko na parang ano rin yun eh, product din ng, siguro ng self-isolation or quarantine nga, di ba? Kumbaga, I think, I'm sure marami ka rin realizations, Boss Ken, during this, ano, may, kumbaga may mga, I'm sure marami ka rin mga natutunan, no? Grabe lang, man. Masasabi ko lang, pare, grabe lang, lockdown? Oo.
kailangan, ewan ko, basta kailangan nakatuto ka lang sa isang bagay. Para, kasi, madami na nga negative sa balita, madami na nga negative sa media, sa labas, tapos haluan mo pa na negative sa personal. Mismo, ang ganda. Yun talaga yung parang, tapos wala kang magagawa, nasa bahay ka lang eh. Ganda diba? So, lang, oo. Siguro nakakorap ng utak din yun, kahit paano. Totoo, totoo. Paano mo i-deal yung bagay, di ba? So, kaya kailangan, focus ka lang. Parang ganun, focus ka lang. Ang galing, galing. Sobrang ano, sobrang totoo yan. Diba, yung reality naman, yung... Wala naman yata tayo. Di ba? Nakaka-anxious din talaga, pero... I mean, yun, honestly, honestly speaking, tayo, kahit paano, di ba ito, may internet tayo na pag... Mm-hmm. Alam mo yun, napag-video chat tayo ng komportable. Pero ano pa kaya yung iba, diba? So parang, grabe lang din yung nangyayari. Kaya parang, hindi nga sana selfish pakinggan, pero at the same time, ito na siguro yung panahon para iangat natin sarili natin. In any way. Mala sa trabaho, sa passion, or sa relationship, or whatever. Totoo, totoo. Ganda na tinabi mong yan. Kasi ano eh, kung baka kaysa magmukmuk tayo, di ba? Kanya-kanyang ano naman yun eh, may tawag dito coping mechanisms nga. And yun nga, not to be selfish, but syempre, kailangan mo rin kahit papaano maging productive, maging normal. Sure. Oh, puta, ang dami na ng tropa ngayon na nagbebenta na ng pagkain eh. Di ba? Diba? Oh, man. Prap, saluto ako dun, tol. Puta, diba? Kasi umahasli na sila eh. Alam mo yun, parang gano'n na siya kahirap eh. Mismo. Ang dami na wala ng trabaho, di ba? So, totoo, totoo yan. Kung sabayan mo na enerhiya na yun, parang gano'n. Totoo. Mismo, kahit nga si ano eh, di ba? Si Glock 9, parang nasita dyan. Yun. Pero wala namang ginagawang masama eh, di ba? Kumbaga, walang kaso, tol. Walang kaso. Kasi lahat kailangan kumain, tol. Mayama ka man o mahirap ka, tawa pa rin eh. Kailangan mo kumain eh. Totoo, totoo. Totoo yan. Pero lang ako nagsasabog. Ayagis yun. Wala nang pakialam. Oh, wala na, wala na. Wala nang pakialam yun pag gano'n. Over. Oo. And ano lang, actually, I think, ano naman, na-cover na natin halos lahat naman din. And yun nga, maraming salamat for the time and the opportunity. Sobrang fruitful nung ano, nung interview na to. Although, nagkaroon na ng challenges nung mga una. Sobrang salamat. Pasensya na. Hindi, ano, all good, sir. And ano lang, at yun least lang, natuloy na. Yun nga eh. Ayun, ayos lang. All good, sir. Pasensya na rin sa ano. Alam ko, sobrang ano rin natin. Kumbaga, busy rin, pero you made it happen. And as we all know, kaya gusto rin naming makasama si Threedown talaga. You've been referred as one of the respectable brand na tinitingnan talaga ng mga brands ngayon. Relevant. Fuck Joey. Fuck Joey. May mga lesbo sa ano. Mga guard sa ano, nawa skate scene. Diba, kumbaga, inaano, tinitingnan pa rin, respetado. Minsan nga, actually, sinasabi rin as one of the OGs din talaga kayo. So, yun lang. I'm sure maraming mga mag-aabang din about this interview. I'm sure marami silang makukuha. Alam nila na normal din tayo, normal ka rin na tao. Hindi, abnormal ako. Pwede ko approach si Sir Ken, si Ken sa abnormal ano. Abnormal ako nyo, lapitan. yun. Sir Ken, maraming salamat ulit sa time. Sobrang masaya kami dahil nag-guest ka dito. One of the most respected director din, tas filmer sa skate. Sakto lang. Very humble. Sir, maraming salamat ulit. Thank you. Salamat. Thank you, Ron. Thank you.